Ito gawin mo ba yan? Bumili ka nitong rod, butasan mo yung drywall mo. Katulad nung ginawa ko dito, kabayan, ayan o. Ayan siya, kabayan. Yung ano to, yung... Ah, magandang araw, bayan. Ah, magandang araw sa inyo lahat. Ah, kumusta tayong lahat, kabayan? Ah, sana okay lang tayo. Grabe ng init dito sa Middle East, kabayan. Ah, ngayong araw siguro nasa 44 hanggang 45 degree. Grabe. Ayan o, nagpuyapuy. Grabe pawis natin. Ah, ngayong araw, kabayan, ang gagawin natin, may nagtatanong kasi sa akin, isang kabayan natin. I-share ko lang ito sa inyo base lang sa alam ko. Hindi naman tayo professional, kabayan. Ituturo ko sa iyo, kabayan, kung paano siya ikabit ng maayos. At saka doon palagi, kabayan, nagtatanong sa akin kung anong maganda niyang gawin. Gusto niyang ilagay sa wall yung TV niya, tapos yung duplex daw yung wall nila. Kaya may papakita ako sa iyo, kabayan, na pwede mong gamitin para may kabit mo yung TV mo doon sa wall. Kasi hindi naman natin siya pwedeng gamitin ang fixed bolt kasi at duplex, mababasag yun. Pero may papakita ko sa iyo na pwede mong gamitin doon, kabayan. Hata na, simulan natin. Ito pala, kabayan, yung fixed bolt ko. Ito siya. Yung loob nito, 10mm. Pero yung labas niya, itong sa labas niya to, 16mm yan. Tapos ito naman, yung loob niya, 8mm. Tapos yung labas niya, 12mm. Tapos ito naman, kabayan, 6mm yung loob, yung labas niya 10mm. Ayan siya, oh. Ito 6mm to, ito 10mm. Kaya kung magbubutas kayo ng wall, ang kailangan nyo dito, kabayan, halimbawa ito 8mm yung loob, tapos 12mm yung labas niya. Ito yung gagamitin mo, kabayan, ito. Yan, 12mm ito, kabayan. 12mm yung para sa bato. Yung para naman sa bakal, 8mm yung butas. Tapos ang tamang pagkakabit niya, kabayan, ganito. Itong bit na to, sukatan mo siya ng ganun. Yan. Yan, tapos lagyan mo siya dito ng tape. Halimbawa, ito tip. Lagyan mo ng tanda. Kasi pag sobrang lalim yung butas mo, hindi na rin maganda. Ayan. Ganyanin mo lang siya. Sukatan mo. Ayan, pantay na pantay yan. Hanggang dito lang yung butas mo sa pader. Pag medyo maliit pa yung kailangan mo, wala ka na mabili nito na maliit pa dito. Ito na yung bibilhin mo. Ayan. Yung 6mm na roll plug. Ayan sa kabayan. Tapos ito naman yung roll plug na plastic. Malaki. Ayan sa kabayan. Ayan o. Ayan. Pag ginikot mo, bubuka. Bumubuka rin siya doon sa loob. Ayan, bumubuka siya o. Tapos yung bibilhin mo na thread nito, bibilhin mo yung ganito. Ayan. Hindi ganito, kasi hindi yan papasok dito. Hindi yan maghihigpit na maayos. Kailangan malaking thread yung bibili mo. Yung ganito, yung bolt niya. Pwede mo itong gamitin sa mga TV, sa mga, bawa yung mga, sa mga display. Ito, ganito, pwede mong gamitin ito, kabayan, mas madali. Tapos pag mga heavy naman, kabayan, yung gusto mo, ito. Naano ko napanood ko ito sa ano, kabayan, yung isang piraso nito, kayang bumuhat ng 235 kilos. Kaya yung ginawa kong second floor, marami yung nilagay ko na ganyan. Kahit mga 20 katao yan sa taas, kaya. Dito sa amin, kasi yung hollow block dito sa amin, kabayan, talagang matitigas. Pero doon sa Pilipinas, sa atin, hindi pwede. Kasi yung mga hollow block natin, malalambot. Tapos
Kung gagamit kayo nito sa Pilipinas, kabayan, at gagawa kayo ng loop bead, yung mga loop bead, pwede nyo gamitan nito, kabayan, loop bead. Ito lang yung karamihan na ginagamit niyan pag naggagawa ng loop bead. Yan. Sige ba, subukan natin ito para makita niya. Ayan, oh, nakasukat na yan siya. Ayan. Ito yung drill natin. Ayan, dito natin siya sa padere kabit. Tingnan nyo. Ayan, kabayan, nabutasan na natin doon sa pader. Ito yung gagawin natin pinaka-bracket kasi wala naman akong bracket ng TV. Kaya ito yung bubutasan natin. Yung pagbubutas nito, kabayan, halimbawa kasi kahit may butas na yung bracket ng TV nyo o kaya yung mga gusto yung isabit, pag wala pang mga butas, kaya nung magbubutas nun. Kaya ang pagbubutas nito, kailangan yung bubutasin mo kasing laki nito. Tingnan nyo, kabayan. Una muna, maliit muna yung gamitin yung bit para hindi kayo mahirapan. Ayan, binutas ko na yung kanina eh. Ayan, binutas ko na yung kanina. Tapos ito naman, kabayan. 8mm ito, kabayan. Ayan, may butas na. Ayan, pantay siya, kabayan. 8mm. Ayan. Pag nagbutas kayo nito, kailangan kapantay nito. Hindi kapantay nito. Kasi pag nilagay mo to, tapos habang inihigpitan mo to, babangga siya dito. Hindi siya lalabas doon. Ngayon, pag yung binutas mo kasing laki nito, habang hinihigpitan mo to siya, yung itong katawan na to, lalabas yan papunta dun. Kaya ang kailangan, yung bubutasin mo, ito lang, para babangga siya papunta dun. At anakabayan, kapit natin doon sa pader para makita nyo. Itong butas, nabutas na natin ito kanina, kabayan. Ngayon, kung kayo yung magkakabit, unahin nyo muna yung bakal butasan para igaganon nyo na lang. Tapos guguhitan nyo. Ayun ang bubutasin ng drill na sa simento. Sa akin, isa lang naman, sample lang naman. Kaya nauna yung, kahit nauna ko yung ano. Kasi pag bracket yun, maraming butas yung, kabayan. Kailangan bracket muna ilagay nyo, tapos guhitan nyo ganun. Tapos yan ang bubutasin nyo. Sige, lagay natin itong bolt. Yan. Pasok natin sa loob. Yan. Ngayon sa kabayan. Tapos, higpitan natin. Ayan, kabayan, magbit na. Tapos tanggalin natin. Ayan. Yung dyan sa Pilipinas, hindi nyo na ito dapat higpitan. Alam nyo kung bakit? Kasi pabaliktad siya. Nakaganon siya. Nandito yung ihigpitan mo. Papasok. Parang baliktad. Ito yung nasa loob. Tapos nandito yung nut sa labas. Itong bolt ko naman, yung nut niya nandun sa loob. Ayan, kabayan. Tapos lagay yung ganon. Ayan, saktong-sakto, di ba?
Ayan ka ba, yung konting higpit pa lang, matibay na siya. Ayan. Dapat kung kayong gagawa nito, kung mga ganitong mga trabaho kabayan, yung mga mahihirap, huwag niyong gagamitan ng ano, yung pagmamadali, yung initin ng ulo, huwag ganon. Kailangan pag gumawa kayo ng mga ganito, yung mga ganyan, inaayunan ng panahon yan. Yan. Diba? Yan, sa kabayan, ayos na. Ganun lang yung pagkabit ng fix bolt. Dito sa abroad, kasi yung hollow block dito, kung ikukumpara mo dyan sa Pilipinas, yung hollow block dyan sa Pinas, ang tawag ng hollow block dyan sa Pinas, jack belt. Yung matigas yun. Dito naman sa amin, yung hollow block, katulad ng jack belt dyan sa atin. Kaya yung pagkakabit namin ng mga ganito, walang problema. Kahit sa hollow blocks, kahit sa ano, kahit saan. Pero kung TV lang naman, pwede yan sa hollow block, kabayan. TV lang naman yun. Yung bracket ng TV, halimbawa 4-6 bolt, pwede nyong lagyan. Ayos, kabayan. Yun naman yung isa. Tuturo ko kasi yung nagtanong sa akin, yung drywall daw, drywall. Drywall daw yung nakalagay sa kanila, hard duplex, tapos gusto nila isabit yung TV. At na, kabayan, ayos na yan. Ganun lang yung pagkabit ng fixed bolt, kabayan. Yan, bayan. Tapos doon pala sa nag-ano sa akin kung paano kakabit yung TV niya, bumili ka ng ganito, kabayan, yung rod, tapos bumili ka ng nut at saka washer, tapos yung drywall mo butasan mo patagos, inat mo doon sa kalikod magkabilang wall, inat mo ng ganon kasama nung bracket ng TV mo. Kaya madali mong magagawa yung, kabayan, ganito gawin mo. Ganitong rod, meron tong 8mm, meron 6mm, meron 10mm, may 12mm, depende sa gusto mo kung anong laki. Tapos bumili ka na rin ng nut at saka washer. Tapos butasan mo yung drywall mo, tapos magkabilang side i-nut. Katulad nung ginawa ko dito, kabayan, ayan o. Yan siya, kabayan, yung ano to, kabayan, yung lock ng gate. Ayan. Ayan yung wall niya. Ayan, nakalagay dito. Ito, naka-welding to, kabayan. Para hindi siya maikot dito. Pero doon sa kabila, hindi. Ayan. Ayan, ganyan kalagay mo, kabayan. Dito. Ayan, nakatagos siya dito sa kabila. Grabe init, bayan. Ganun lang, kabayan, yung pag-ano ng baseball. Maraming salamat sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, kabayan, huwag nyo kalimutan mo i-subscribe. At i-hit nyo yung notification bell para update nyo sa lahat ng mga tutorial video ko. Ganun lang, kabayan. Maraming salamat. Sige, kabayan, sobrang init na. Ingat tayo lagi. God bless sa inyo lahat.